Ngayon, ang ating aralin ay mga karapatan sa komunidad. Ang ating subject area ay araling panlipunan para sa pangalawang baitang. Ang ating aralin ay pang fourth quarter na. Ito ay week 1 hanggang sa pangalawang week. Ang araling ito ay base sa MELC o Most Essential Learning Competency sa araling panlipunan. Ang layunin sa araling ito ay matukoy o natutukoy ang mga karapatan sa komunidad. Bilang isang bata, may karapatan tayo. Bilang isang naninirahan sa isang komunidad, may karapatan tayong dapat tamasahin. Ang ating life encouragement verse ay makikita natin sa Philippians chapter 4 verse 6 ang sabi, "Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat." Kung bago ka pa lang sa aking channel na napunta, huwag mo munang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit mo ang bell para manonotify ka sa mga panibago kong videos na na-upload. At nga pala, ako pala si Teacher Beth, ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto sa araling ito. Balik-aralan naman natin ang ating mga napag-aralan noong nakaraang aralin. Tukuyin kung sino ang mga namumuno sa bawat nasasakupan. Handa ka na ba? Sila ang namumuno sa barangay. A. Doctor. B. Kapitan. C. Punong guro. Okay. Timer starts now. Ano ang sagot natin? Ang ating sagot ay sa letter B. Namumuno ng barangay ay kapitan. Okay. Ang blank ang namumuno sa isang paaralan. Sino naman siya namumuno sa paaralan? A. Nanay o tatay. B. Doktor. C. Punong guro. Ating sagot, timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. Ang ating sagot ay sa C. Ang punong guro ang namamahala sa paaralan. Okay, next. Siya ang namumuno sa isang simbahan. Ano ang tawag naman sa kanya? A. Pari o pastor o imam. B. Hepe. C. Alkalde. Ano kaya ang ating sagot? Timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Ang ating sagot ay sa A. Okay, next, number 4. Siya ang pinuno ng isang hospital. A. Doktor. B. Ama o ina o magulang. Si Kapitan. Ano ang sagot mo? Timer starts now. 2, 3, 4, 5. Ano kaya ang sagot mo? Letter A. Okay, next.
Number 5. Ang namumuno sa isang tahanan ay A. Alkalde, B. Magulang, C. Kapitan. Ano ang sagot natin? 1, 2, 3, 4, 5. Time's up! Ang sagot ay magulang. Okay. Mahalagang malaman nating lahat na ang bawat tao, ang bawat na nakatira sa isang komunidad ay may kani-kanyang karapatan. Narito ang ilang mga karapatang dapat nating tamasahin sa ating komunidad. So bilang isang bata, may karapatan ka na dapat nating tamasahin o dapat mong tamasahin. Una, karapatan ng bata na maisilang na malusog. Ayan, so karapatan na ninyo yan. Mabigyan ng pangalan. Ayan, kaya mga bata ay mayroong pangalan. Maiparehistro sa tulong ng kumadrona sa barangay. Kailangan mayroong kang birth certificate. Dapat nakarehistro ang iyong pangalan. Okay, next. Pangalawa, karapatan na mabigyan ng maayos na tahanan. Ayan, para maging secured ka, para maging maayos at hindi ka mababasa pagdating ng ulan, hindi ka maiinitan pagdating ng tag-araw, dapat mayroon kang maayos na tahanan. Karapatan na makapaglaro at maglibang. Ayan, karapatan natin yan bilang isang bata. Karapatan mong makisalamuha sa ibang mga bata o makipaglaro o libangin ang sarili para ma-enjoy mo ang pagiging bata mo. Karapatan mo yan maglaro at maglibang. Na pang-apat, karapatang makapag-aral. So, kailangan mong matutong magbasa, magsulat at magbilang. At matuto sa mga magagandang asal o pag-uugali. Ayan, karapatang mong makapag-aral. Maituro sa iyo ang dapat na tatamasahin mong edukasyon. May edukalidad. Panglima, karapatan na makapamuhay sa isang maayos, malinis at tahimik na komunidad. Hindi magulo, maayos at tahimik na isang lugar o komunidad. Karapatan din na magkaroon ka ng pangangalagang medikal. So, kailangan kapag nagkakasakit ta, ay mayroong kang malalapitan na hospital o mga doktor, nurse na mag-aalaga kung tayo o ikaw ay nagkakasakit. Pang-walo, nagkapalit sa pang-anim. Karapatan makakain ng masustansyang pagkain. Ayan, so dapat ang kinakain mo ay mga masustansya. Balanse ang iyong kinakain. May go-grow-glow foods ang kinakain mong mga pagkain. Lagi nating tatandaan, ang karapatan ay mga pangangailangang dapat tinatamasa ng isang tao upang makapamuhay siya ng maayos. Ang tungkulin naman ay mga pananagutang dapat gawin ng isang tao katumbas ng mga karapatang kanyang tinatamasa. Ang katumbas na tungkulin ng bawat karapatan ay dapat isagawa ng buong puso at may pagkukusa. Dapat pahalagahan ang pangangalaga at pagpapatupad ng komunidad sa karapatan ng bawat tao. Tingnan naman natin kung may natutunan ka sa ating aralin. Kumuha, panuto, basahin ang bawat pangungusap, piliin ang letra ng tamang sagot, isulat sa papel ang sagot. Okay, number 1. Si Carlo ay nagkasakit at ipinagamot siya ng kanyang mga magulang sa ospital. Anong karapatan ang ipinakikita nito? A. Karapatang mag-aral. B.
karapatang mabigyan ng kasuutan. C. Karapatan sa pangangalagang medikal. D. Karapatang makapaglaro at maglibang. Ano ang iyong sagot? Ang sagot natin, tama ka, nasa letrang C. Karapatang mong mabigyan ng sapat na medikal, pangangalagang medikal. Okay, number 2. Alin sa sumusunod ang dapat ibigay sa mga bata upang sila ay maging malusog na bata? A. Mga aklat. B. Mga damit. C. Mga laruan. D. Mga masustansyang pagkain. Tingnan natin kung tama ang iyong kasagutan. Ang sagot ay D. Ang galing-galing mo, masustansyang pagkain ang kailangan mo. Number 3. Pangarap ni John na matagumpay na pulis pagdating ng araw. Kaya pinapapasok siya ng kanyang mga magulang sa malapit na paaralan sa kanyang lugar. Anong karapatan ito? A. Karapatang medical. B. Karapatang makapaglaro. C. Karapatang makapag-aral. D. Karapatang mabigyan ng kasuutan. Ano ang tamang sagot? Ang sagot ay C. Karapatang mong mabigyan ng sapat na edukasyon o makapag-aral. Number 4. Ang bawat karapatan ay may katumbas na A. Pagpapahalaga. B. Pagsasaayos. C. Pananagutan. D. Talino. C. Ang sagot, may katumbas na pananagutan. Panglima, ito ay mga bagay o mga pangangailangan ng tao na dapat ibigay o dapat tamasahin. A. Kalusugan. B. Karapatan. C. Edukasyon. D. Kayamanan. Ano ang tawag? Ang sagot ay B. Karapatan. Okay, hanggang dun lang. Salamat sa panonood. Sana may natutunan ka sa ating aralin. Huwag mo munang kalimutang i-like ang video na ito kung iyong nagustuhan. Thank you for watching. God bless. Ingat.